araw po muli mga bro. Sa araw na ito, CRT na naman yung gagawin natin. Wala tayong magawa eh. Yun ang dumarating. Kaya gawin na lang natin ito mga bro. Di bali, check muna natin. Ipa-plug ko lang. Tapos i-on natin mga bro para mabilis. Wala siyang indicator light. Wala siyang power. Yun yan, sabi nung may-ari nito, wala daw itong power. Di bali, tanggalin ko muna. Di bali, i-open natin yung likod mga bro. At bago tayo mag-start mga bro, dun sa mga manonood, kung ayaw nyo ng yung mga gumagawa ng CRT, pa-skip na lang para na lang doon sa mga newbie na gusto mag-aral. Kung gusto nyo naman mapanood at makita yung gagawin natin sa araw na ito, pwede nyo naman panoorin. Pero kung halimbawa hindi naman makakatulong sa inyo, skip nyo na lang para na lang doon sa mga baguhan na gustong matuto at gustong mag-aral. Okay? Ang gagawin muna natin, i-open muna natin yung likod. Pero bago pa lang lahat, tingnan natin kung anong model to, Polytron treatment. Tingnan natin yung kanyang model. Ayan yung kanyang model, Polytron. Ayan. Di bali nga pala mga bro, yung TV na to, pangalawang beses ko nang makakagawa ng Polytron. Yung unang ginawa kong Polytron, medyo nahirapan ako dun eh. Ito, try natin uli kung ano ba ang problema ng TV na to, ng unit na to. Sana hindi ganun kahirap katulad ng una kong ginawa. Nung ako ay medyo nag-aaral pa lang ng paggawa ng mga ganitong klaseng CRT TV. Buksan na natin mga bro. Ito mga bro, nabuksan ko na. Kung makikita nyo, masyadong masalimuot ang television na to. Napakarumi mga bro. May mga lumot na. Pati yung kanyang kaha. Ang kagandahan lang sa unit na to mga bro, wala pang gumalaw. Ako pa lang ang una kasi meron pa siyang warranty sealed. Siguro mga mas maganda, linisan ko muna. Tapos balik uli ako sa inyo para hindi humaba yung ating video. Na linis ko na mga bro. Tapos yung kanyang switch, yung button, kanyang switch, ay inalis ko muna dun sa frame. Para madali tayong makapag-check. Yung unit na to ay wala siyang power, kaya ang una nating i-check itong plug na to. Mag-set tayo ng time is 1 dun sa ating tester. Tingnan natin kung may continuity siya dito sa dalawang na to papunta rito. Dito yan. I-check natin kung may continuity siya mga bro. Check natin mga bro. Wala kasing di bali walang power siya. Check natin itong kanyang plug. Kung walang problema, para makasure tayo na i-gamitan natin siya ng tester. Tingin na lang kayo dito sa pointer. Kapag may continuity naman siya, gagalaw naman yung ating pointer eh. Dito muna tayo sa isang pinakapaan niya. Tapos check natin dito kung alin dito sa ang kanyang kaparehas. Tingnan natin doon sa tester. Yan. Hindi rito. Dito siguro sa kabila. Yun. Dito siya may continuity. Tapos lipat ko sa kabilang pinakakabilang saksak. Dito sa kabilang saksakan. Check natin. Check nyo na lang dun mga bro. Yun
mapalo siya. Dito sa kabila, hindi. Dito siya mapalo. Ibig sabihin, good tong ating plug. Ngayon, ang gagawin natin mga bro, i-check naman natin yung kanyang, ano, fuse. Check naman natin yung fuse, mga bro. Ito yung kanyang fuse. Tingin na lang tayo sa tester. Pagka gumalaw yan, may continuity siya. Ibig sabihin, buo yun. Buo naman yung ating fuse. Ibig sabihin, buo yung kanyang plug, buo yung kanyang fuse. Ang kailangan naman natin ngayon, mga bro, mag-voltage checking tayo. Ipo-pause ko lang. Bago tayo mag-proceed, mga bro, gagawin ko muna, magre-resolder muna ako bago tayo mag-voltage checking. Para makasurebolt tayo. Magre-resolder muna ako dito sa primary, tsaka dito sa part na to, papunta rito sa kanyang edge out, sa horizontal. Later na rito. Dito muna ako, kasi ito yung primary. Dito manggagaling una yung ating supply ng kuryente. Tatawid dito sa secondary pag ganun eh. Kaya magre-resolder muna ako mga bro. Ipo-pause ko lang. Na-resolder ko na mga bro. Nahinang ko na yung mga components na dapat nating mahinang. Pati itong FBT niya. Yung mga parts dito yan. Ito mga bro, di bali i-plug na natin. Ito na yung ating tester, naka body ground na tayo yung negative nya, tapos yung ating positive. Di bali ipa-plug ko lang yung ating unit mga bro. Tingin tayo dito sa ano, kanina walang yung ating itong indicator light, wala yan eh. Check natin yan kung magkakaroon siya ng ano. Pag lang yun, nagkaroon siya mga bro. Gumana indicator light niya. Punta tayo sa B plus niya. Tingnan natin yung voltahe ito. Yan, B plus. Yung voltahe niya mga bro, 58 lang. Pero naka-standby siya. Check ko nga kung mag-a-isolate ito, kung kayang pindutin, kung pipindutin ko kung mag-ano siya. Wala, balik tayo sa B plus. 56. Di bali i-check ko muna ibang mga parts, mga components mga bro. Na resolder ko na yan. Tapos itong vertical ano niya, yung vertical IC niya, tinanggal ko muna. Tapos itong kanyang edge out, dinisconnect ko muna yung tatlong paa. Tapos yung kanyang B plus na connector, yan, papunta sa B plus. Yung resistor niyan, 3.3 ohms yung ginamit dito. Dinisconnect ko muna nang mag voltage checking tayo. Mapapansin natin mga bro yung voltage na pumapasok sa kanya masyadong mababa. Di ba yung kanyang vertical IC na inalis ko, at saka yung kanyang hot. Ito yung kanyang hot na, ito yung kanyang vertical IC na inalis ko. Ayan. Ano bang ito? STB93028. Ito yung kanyang vertical IC. Di bali papalitan ko na lang to ng iba, yung LA78041 ang ipapalit ko kasi wala akong ganitong stock eh. Tapos yun sa kanya namang hot na horizontal na ano, ito kanya, yung kanyang horizontal, ayan, ito yung kanyang horizontal, maliit lang siya.
Di bali, hahanap na lang ako ng ipapalit ko rito. Siguro ang ilalagay ko na lang, ipapalit ko na lang yung D1555. Kasi mga ganitong klaseng IC wala ako. Di bali, ipopost ko lang muna. Hanap muna ako na ipampapalit ko, mga bro. Ito na lang ang ipalit ko, mga bro. D1555, ipapalit ko dun sa horizontal niya na ano ito. Ito yun. Ito ipapalit ko. Ito yung nakalagay dito sa board na to eh. Maliit siya. Ito na lang ilalagay ko. 15. Ayan. Itong 15, D1555. Check natin natin mga bro kung buo to. Kasi ito yung mga stock ko lang naman doon. Dibali ano to eh, D. NPN, negative, positive. Negative, positive, negative. Natin. Check natin dito. Dapat ito, tingnan, pakitingin na lang dun sa ano, sa ating dito sa tester. Gagalaw naman yung pointer niyan. Pagka ano. Ayan. Dito tayo sa kabila. Ito. Ayan, gumalaw naman siya. Sa kabila. Balik, reverse natin. Ating tester, medyo hindi nakikita. Ayan. Buo naman to. Buo to mga bro. Tapos yung sa vertical IC natin, ito yung ipapalit ko tong LA78041. Ito yung nakalagay niya. Yung kanyang STB. Pasensya na kayo mga bro, malabo na kasi yung mata ko eh. STB93028 ito. Ito mga bro, kadalasan sa mga China board, mga kasanyo, yung mga ganitong TV na pag nakakita kayo ng mga ganitong klaseng ano, 7 pin, halos parehas lang naman ito yan. Itong LA78040, 41 yan, 42, halos pare-parehas lang naman yan. Ngayon, ito, kaya tinanggal ko to mga bro. Teka, ilagay ko sa time, ano, sa 1K na lang itong ating tester. Yan, ilagay ko sa 1K yung ating tester. Chinek ko siya, tinanggal ko siya kasi chinek ko to. Itong chinecheck ko dyan mga bro, ito to. Itong pin number 2 at saka itong pin number 6. Itong dalawa, itong tatlo na to, yan, tatlo na yan. Yung pin number 2 at saka pin number 6. Sa tester, tingnan nyo mga bro. Ito yung luma. Ito yung luma. Ito yung nakalagay dito sa board. Check nyo dun sa tester. Kita ba sa tester? Medyo lumalabo yung ating tester. Tingnan nyo mga bro. Pupunta ako sa 2 tsaka 6. Hindi sa gitna. 2 tsaka 6. Medyo malabo yung ating ano. Hindi high tech yung ating ano eh. Yan mga bro. Yan. Kita nyo diba may meron siyang ano sa 1K. I-reverse ko siya. Ibabaliktad ko lang. Pag ano. Patayo naman ako. Ni-reverse ko lang siya. Tingnan niyo mga bro. Ang labo. Ang labo ng ating tester. Yan. Hindi naman makikita pag dito. Yan. Malabo. Hindi kita. Basta dito ako sa dulo. Sa 2 at saka 6 ako mga bro. Medyo malabo yung aking camera eh. Local kasi. Yan. Kita niya ni-reverse ko siya oh. Doon pa rin ako sa 2 sa 6. Binereverse ko lang. Positive, negative yung test prod natin. Wala siyang ano. Wala siyang, hindi siya gumalaw yung ating pointer sa tester. Tapos re-reverse ko ulit panibago. Yung ibabalik ko lang yan. Tingnan nyo lang sa ano natin sa tester. Yung gumalaw siya. I-reverse ko ulit ha. Tingnan natin kasi lumalabo yung ano eh. Reverse ko lang. Itinayo ko lang. Pero doon pa rin ako sa 2 at saka 6. Binereverse ko lang yung ating test prod. Wala siya oh. Ito yung luma. Tingnan natin dun sa bago. Itong sa bagong ipapalit ko mga bro. Yung pa rin yun. Ito. Itong 2 at saka 6. Check nyo dun sa ano. Sa ano natin. Sa ating tester. Tingnan nyo yung pointer. Yan o. Gumalaw siya. Tapos i-reverse ko mga bro. Tinayo ko uli. Binaliktad ko lang.
Ayun, no, pumalo siya. Ibig sabihin, yung dalawa na yan, meron siyang ano, kahit pa paano, sa 1K, meron siyang continuity. Yan, meron siyang. Ikaw compare mo dito sa isa na to, yung 2.6, kahit baliktarin mo, wala siya. Isang side lang ang meron. Kaya inalis ko na mga bro. Kadalasan kasi ganun ang na-encounter ko eh. Kapag ganitong mga IC yung ginagamit. Kapag, ewan ko lang ha, dun sa ibang mga master natin dyan. Pero na-encounter ko kapag ito sa 2 sa 6 na to, pag pinagdikit mong ganun, pag yung isang side lang ang may meron siyang galaw, pag binaliktad mo walang galaw, kalimitan na na-encounter ko si Rana. Ewan ko lang ha, dun sa ibang mga master natin na magagaling dyan. Pero yun na na-encounter ko, kaya pinapalitan ko siya. Once pinalitan ko naman siya, gumagana siya. Ibig sabihin, naayos yung unit. Kaya, ngayon mga bro, ito na muna. I-install ko muna dito. Tapos saka natin uli i-check. Nailagay ko na mga bro. Ito na yung ating edge out. Yung ating hot na transistor na IC. Ito yung dati niya, yung sa maliit. Ito yung paan niya. Yung. Tapos ngayon, dahil malaki yung inilagay natin dito, yung D1555, dito na ako naglagay. Yan. Kasi yung luma niya dito, maliit kasi. Yan. Tapos yung ating vertical IC na i-install na natin. O nga pala mga bro, bakit, baka magtaka kayo kung bakit ko inalis yung ating hat. Ito yun eh. Ipakikita ko sa inyo. Ano to eh, di bali shorted siya. Kaya pinalitan ko na lang. Ipakikita ko sa inyo mga bro. Wait lang. Dito ko na lang ilalagay mga bro para kitang-kita nyo pati dun sa ating tester. Di bali ilalagay ko lang sa times 1, magta-times 1 lang tayo. Ayan. Lagay ko lang sa times 1 yung ating tester. Tapos dahil lang ating hatay NPN, negative, positive, negative. Dito tayo sa negative. Check natin yung lahat ng paa. Kita ba? Sa ano? Medyo malabo kasi mga bro eh. Dito tayo sa unang pin sa, yan. Kita ba sa camera? Yan. Ibubuka ko na lang mga bro. Total, ano naman na to eh. Sira naman na to eh. Yan. Check tayo. Yung isa, ano ko sa isang paa yan. Yan. Check natin sa tester mga bro ha. Ayan, ito normal to, dapat talagang papalo to kasi NPN siya eh. Ngayon re-reverse natin mga bro. Pakita ko lang kung ba't ko pinalitan. Ayan o. Kahit saan siya eh. Kahit saan pa ah. Kahit saan pa siya eh. Oh. Kahit saan paa mo ilagay yung ating test prod, meron siyang continuity. Ibig sabihin mga bro, ano to? Shorted na to. Itong ating hot, shorted kaya pinalitan ko. Ngayon, voltage check muna tayo mga bro. Pasensya na mga bro. Nag-video ko. Naka-off cam pala yung ating camera. Di bali, i-share ko na rin sa iyo kung ano yung ginawa ko. Di bali, nag-voltage checking ako. Nung after na maikabit tong kanyang hot at saka tong kanyang vertical IC, nag-voltage check ako dito sa kanyang B+. Ang voltahe niya, ganun pa rin, mababa pa rin. 75 volts pa rin yung kanyang B+. Tapos, chinik ko yung ibang mga voltahe, itong mga supply niya, itong sa vertical, 9 volts. Itong sa kanyang papunta sa, dito sa audio, mababa rin. Tapos, nag-check ako dito sa 33 volts. Itong 33 volts sa tuner, pumapatak na 9 volts din. Inikot ko itong, mababa siya, 75. Kasi hindi siya nag-oscillate. Hindi pa siya nag-oscillate. Parang standby mode pa yung ating ano. Ang ginawa ko mga bro, nagpunta ako dun sa kanyang tack switch, dun sa mga buton. Chinek ko yung kanyang mga buton.
May problema pala yung ating buton. Di bali, nagpalit ako ng tax sweet. Ang ginawa ko na lang, dahil yung kanya mga switch, yung mga buton niya dun sa channel, sa volume, eh may problema. Ito yung kanyang mga tax switch. Pinalitan ko na lang, mga bro. Nagpalit na lang ako. After noon, nung napalitan ko, nag-voltage check ulit ko. On yung TV, na-switch on. After noon, nag-pindot ako sa channel. Chinek ko yung kanyang B plus, yun, dun siya nag-oscillate. Pumasok na siya sa 114. Ngayon, ang gawin natin uli, mga bro, checkin natin. Ipakita ko sa inyo uli. Okay, mga bro, mag-check muna tayo ng voltahe. I-plug ko lang yung unit. Okay, dito tayo sa B plus. Oops, duma please. Ito, nasa B plus tayo, mga bro. Tingnan natin yung kanyang voltahe. 114. Teka, ulitin ko kasi dumada please yung aking kamay. Yan. 114. Yung kanyang B plus. Tapos check nga natin, mga bro, yung kanyang heater. Asan ka na ba, heater? Ito yung heater niya. Yan yung heater. Oops, dumada please talaga yung aking kamay. Ayan yung heater, 170. Ano na to, mga bro, di bali nag-oscillate na to. Di bali checkin na lang natin yung ano, yung display niya. Bago pala tayo mag-proceed, mga bro, ipakita ko muna sa inyo yung ikinabit nating vertical IC. Yan yan, no. Yung LA78041. Tapos yung kanyang ano, yung kanyang yung hat niya na pinalitan natin na malaki, yung 1555, ito na yan. Yan. Masyadong mataas na, wala nga ano eh. Yan. Wala nga akong nailagay na ano, tornilyo. Kasi yung tornilyo niya mababa masyado eh, nasa likod nito eh. Ang ginawa ko na lang para kumapitsa rito, nung hininang ko, idinikit ko siyang ganun, tapos nilagyan ko na lang siya nito, mga bro, yan. Silicone compound sa likod para pinakapandikit niya, para dumikit siya. Pero okay naman, hindi naman gumagalaw. Okay naman siya. Yun yung ating mga nilagay dyan. Di bali, ang naging problema nito ng TV na to, mga bro, itong kanyang yung pinalitan ko, itong vertical IC, at saka yung pinaka-common na naging problema nito, itong kanyang ano, shorted yung kanyang hat. Di bali yung kanyang B plus 114, may point siya. Tapos yung kanyang 180 volts ay nasa 170. Tama lang. Normal lang yung kanyang voltahe. Ngayon, mga bro, proceed tayo. Ipa-plug ko lang yung unit. Siguro lagyan na natin ng channel. Punikan natin ng channel para mas maganda nating mapapanood kung maayos itong unit na ito. Proceed na tayo, mga bro. Diba ito na. Nakunikan ko na siya ng ating box channel para mas maganda nating ano, naka-plug na siya. Ito na yung ating unit. Ayan. Di bali, i-on lang natin, mga bro. Tingnan natin kung sa indicator niya. Yun. Yun, di bali nag-ano na siya. Tingnan natin. Yun, oh. Polytron. Medyo malinaw siya, mga bro. Maganda. Ayos naman na. Ayan. Gumagana na siya. Ibig sabihin na naging maayos naman yung ating ginawa at naging successful naman tayo sa ating ginawa sa araw na ito. Ito kasi yung mga TV na pagkakaalam ko mahirap ano eh.
parang mabusisi. Kahit yung iba naming mga kasama ng mga expert na technician na gumagawa dati ng CRT TV, nahihirapan din sila sa paggawa nito, lalo na sa mga trouble. Pero sa ngayon naman, yung ginawa natin naging maayos naman. Siguro hanggang dito na lang yung ating ginawa, mga bro. Kung sakaling nagustuhan nyo, huwag nyo naman kalimutang mag-subscribe, mag-like, mag-thumbs up. At maraming salamat po muli dun sa mga nanood at patuloy na nagtsatsaga sa ating video. Marami pong salamat siya. Pagpalain po tayo ng Diyos. Marami pong salamat.